Good afternoon, Sir Jay. Ako nga pala si Ivan Medrero, binangonan fanshare. At may konting katanungan lang po ko sa magandang preparasyon po before training at before derby po. Muli, eto po si Jay De La Paz ng JD Slow TV. At ating pong ibabahagi ngayon ang isa sa mga ginagawa natin at binibigay natin sa ating ibon. Walang iba kundi ang molasses. Oo, para po sa mga newbie at mga bagong nangangalapate, isa po ito sa mga binibigay kong enhancer para sa ating mga alagang ibon. Ang ginagawa ko po rito, tawag dito, inahalo ko po sa inumin o sa pagkain. Pero bago po natin ipaliwanag kung paano natin siya inihahalo o ginagamit, bibigyan ko po muna kayo ng idea kung bakit po maganda sa ating ibon ang paggamit ng molasses. Una po, ang molasses po ay meron iron. So ito po, nakakaganda po ito ng nakakatulong sa blood. Nagdadagdag sa red blood cell ng ating mga ibon para sa magandang pagdaloy ng dugo. Meron din po siyang natural calcium. Yung calcium is na tawag dito, nakakapagpaganda po ng development ng buto, lalo na sa mga may inakay at sa mga bagong YBs natin na tinuturuan, may natural calcium siyang kasama. Gayun din, meron din siyang magnesium B6. Yung B6 na meron dito sa molasses, ito yung nagbibigay ng, sabihin natin, ng sigla o energy na nagpapaganda ng kondisyon sa ating mga inakay o sa ating mga flyer. Ganun din sa breeder, pwede natin ibigay ito. Ang kagandahan pa dito, anti-inflammatory, meron din siya. So yung mga, ibig sabihin, yung mga sakit ng katawan o yung mga muscle pain na nagkakaroon sa ating mga alaga, nakakatulong siya para maibsan o mabawasan, maalis yung mga muscle pain na meron yung mga alaga nating ibon during pinapaloplay natin siya, training or kaya galing ng karera. Maganda siyang ibigay. Kumbaga, nakakatulong siya na makarecover agad yung mga alaga natin. Bukod dito, meron din siyang, iron, nakakapag-prevent siya ng anemia, yung kumbaga sa tao, yung pamumutla ng dugo. Maganda rin tong meron din siyang maganda rin siya sa digestion, kaya nga itong molasses ay ginagamit nasangkap sa paggawa ng probiotic, yung mga gumagawa ng probiotic. Isa sa ingredient itong ginagamit na to, yung molasses, kasi nga meron siyang maganda siya sa digestion ng ating mga alaga. So nakakatulong siya na sa panunaw, kumbaga kung wala kang, halimbawa wala kang probiotic, pwede kang gumamit ng molasses as substitute para at least gumanda yung digestion system ng mga alaga natin. Bukod dito, dahil nga mayroon siyang B6, ang kagandahan nito, nakakapag-increase siya ng stamina and energy sa ating mga alaga. So yung molasses, kung titingnan nyo, parang ano to, whole package ng kumbaga sa gamot,
nandun na lahat, halos kumpleto yung mga kailangan nating bukod sa mga vitamins, mineral, B6, meron din siyang iron, magandang ibigay sa ating mga alaga. Ihalo mo lang, sabi ko nga, dalawang pamamaraan para magamit natin ito. Pwede nating gawing binder sa ating mga mix. Ihalo lang natin. Pwede rin natin ihalo sa tubig nila na ipaiinom. Sana all! Ang ratio po na ginagamit ko rito, pag ginagawa ko to o nilalagay ko sa mix, isang kutsarang molasses sa isang kilong patuka. Hinahalo lang natin mabuti para kumalat yung molasses sa ating feeds. At the same time, dun kakapit kung ano man yung ibibigay natin sa kanilang mga enhancer o yung mga gusto pa nating idagdag sa ating mga patuka para kumapit sa feeds. Kung tubig naman ang ating gagamitin, kung ipaiinom natin sa kanila, ang ginagawa ko is isang kutsara sa isang litro or tatlong kutsara sa isang galon pagka medyo marami tayong paglalagyan. Ganun ko lang kadali ginagawa. Wala namang limit kung ilang beses natin gagamitin siya. Actually, kahit na maraming beses natin siya ibigay sa isang linggo, okay lang kasi wala naman tong hindi naman to ibig sabihin natural to, molasses to. Wala naman tong gamot na kailangan iano. Wala tayong limitation dito. Yun ang kagandahan dito sa molasses. Pwedeng every other day. Ngayon, depende sa sistema nyo kung paano nyo i-apply yung ating molasses. Nasa sa inyo kung paano nyo isasama sa sistema nyo. Itong akin lang ay pamamahagi ng ginagawa natin at binibigay natin sa ating loob para makatulong din tayo sa mga newbie. At isa pa, itong molasses ay medyo mura. Kumbaga, hindi ito mahirap hanapin. Laging meron to sa mga poultry supply natin na madali siyang mabili. Kagandahan pa rito, wala siyang kumbaga natural, walang halong chemical. Kumbaga, pwede natin ihalo yung ibang vitamins dito na binibigay nyo pa. Bukod sa, halimbawa, naglagay kayo ng molasses, pwede nyo rin siyang lagyan ng iba pang halimbawa, ihalo sa ibang gamot na vitamins. Kung nakukulangan pa kayo sa molasses, pwede nyo pong gawin yon. Ang sa akin lang, pinabahagi natin to. Depende sa inyo kung paano nyo igagawin at i-apply sa ating lock. Pero sa akin po, nilalagay ko po to o ginagamit ko po to every other day. Para kasi kumpleto na eh, nandun na lahat eh. May, kumbaga, meron siyang B6, meron siyang energy, better digestion, anti-inflammatory. So, yun yung mga kailangan ng mga warriors natin eh, during hard training and hard race. So, sana makatulong ako sa mga newbie at saka sa mga iba pang mga fanshare natin na hindi pa nakakaalam ng paggamit ng molasses. Shoutout nga pala dyan sa Team A at PCI Binangonan. Shoutout rin sa kapatid ko na si Johan Medrero. Magpakabike ka na. And shoutout rin pala sa Team Pililla, lalong-lalo na kay Boss Dewi. Yun lang po, maraming salamat. Thank you and God bless. Hindi po, ito si JD La Paz ng JD Slope TV. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating vlog. And don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Salamat and God bless.